itu waktu pengundangan misa seminario hari pengenalan atau San Diego di Alita mengapa peringatan Stephen oleh sekaligus sekali itu berada di Alita katanya po depan selang waktu dari Kulimbon dan Teriakan dan mana sama buka yang berpengenalan tanggal pulau sebagai warna gunan saat pengalaman dalam pengalaman lagi. Hindi po bago sa akin si San Diego kasi po hindi po ako lumaki. Simula po ako bilang member ng Children's Choir for the Children at Bataba. Then I mean, po at naging PCY dito po sa parokya dito hanggang sa pumasok na po ako ng seminaryo. At bilang bata San Diego, marami lang naman po tayo. Nagulat po tayo sa kwento ni San Diego de Alcala. At ang kwento ng basket, bilang magulat po natin ang ulang na kayo. Wala, nasaan, ginagin naman. Buto. Alam natin lahat ang kasong kwento ng basket na hawak ni San Diego na may laman tinambay at ulangga. Na ito si San Diego bilang quarter na talaga ng mga panahulin at nagabigay din naman po ng pagkain lalo din sa mga mahihirap, madalas may nagagawa ng pagpamahagi ng tinambay sa mga nagugutom at sa oras na hindi tinakda. Napapabuba ko? Napapabuba ko sa kwento ko? Hanggang sa nahuli, itong si San Diego na ginagawa niya yung kilos, nagpapahabi ng tinapay sa oras na hindi tinakda. At ang himalang nangyari, yung tinapay na laman ng basket ay naging bulanda. So yun po ang kaso ng kwento na alam natin lahat patungkol kay San Diego. Kaya itong si San Diego ay naging buhay na halimbawa na walang pinipiling oras, araw at panahon ang pagkawa ng mabuti, pagmamalasakit sa kapwa, pagtugon sa mga kailangan ng iba. Na sa gayong pamamaraan, ipinamaras si San Diego ang pagiging segurista. Pag sinabi natin pagiging segurista, sa paraan mabuti, sinigurado ni San Diego na mapatunayan ng kanyang kabanalan at siya'y karapat-dapat na mapabilang sa mga pinaghahalian ng Diyos. Inamin niya, hindi lamang ang kanyang isip, kundi ang kanyang puso sa pagawa ng lahat para maipamalas ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Pagiging segurista na itinuturo ng talinhaga na ginamit ni Jesus sa narinig nating Ebanghelyo. Isang pamosong talinhaga na yung Panginoon, pinagsulit yung kanyang maliwala, matapos na malaman na ito, ay naglulustay ng kanyang kalikalingan. Dek-dek na kayo tunduring para doon sa katiwala para sa kanyang buhay. Wala na siyang magagawa para mabuhay pa. Kaya wala naman siyang ibang alam na trabaho. Kaya anong ginawa niya? Naging segurista siya. Sa kanyang pagiging segurista, tiniyak niyang magkakaroon siya ng kinabukasan at mabubuhay pa rin siya sa paraan ng talikuran niya, hayaan niyang mawala
yung mga bagay na naging dahilan kaya siya nalagay sa ganyong sitwasyon. Pinatawag niya yung mga may utang sa kanyang Panginoon na bilang patiwala. May kapangyarihan siya na magtakda ng anumang pwede kitain niya sa mga pangutang sa mga tao. Ang ginawa niya, inalis niya yung kanya, yung porsyento para sa kanya. Bakit? Sabagkat ang mas mahalaga sa Panginoon, masigurado na mabubuhay pa rin siya, mawala man siya sa kanyang hanggang buhay. Pagiging segurista ang itinuturo sa atin ang kalimaga at itinuturo sa atin ng buhay ni San Diego de Alcalá. Na sana sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang mga deboto ni San Diego at tayong mga tagapulo, makakitaan tayo ng pagpupursige sa pagsasalang-alang ng kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung ano ang mabuti. Nagpupursige tayo sa buhay na banal nang sa gayon masigurado natin ang magandang buhay matapos ang buhay natin sa mundo ito. Nagawin natin ang lahat. Hindi yung nag-exert tayo ng effort, nagbubuhos tayo ng lakas sa mga bagay na makapagpapasaya sa ating panandalian. Nagbubuhos tayo ng oras sa mga bagay na makamundo o kaya na may makapipinsala sa iba. Kapag inubukod natin ang oras sa pakikipag-isa-isa, dami pa rin natin sismosa dito sa mundo. Kung inuubos natin ang lakas natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na bumubulag sa atin sa mga bagay na matupi at banal, sa buhay San Diego. Ang tunay na pagtutungo kay San Diego ay sisiguraduhin natin habang tayo nabubuhay dito sa lupa, magamit natin ang lahat, talento, lakas, oras, lahat ng biyaya, maging yung posisyon at kapangyarihan ng tunay o pagkakas tayo, magamit ng lahat ng ito para sa ikamubuti na lahat. Walang pipili oras, walang pipili araw, walang pipili tao o kung sino man ang gagawa ng mabuti. Ang tunay na ligoto ni San Diego, sinisigurado ang buhay na banal dito sa lupa na magiging sigurado din naman ang magandang buhay sa kanila. Kaya nasa misang ito, hindi natin ang panalangin ni San Diego na tulad niya, magawa natin ang lahat ng inaasahan sa atin na Panginoon. At makakaasa tayo ng Diyos pinagbabawa ng paraan upang pagyakin naman na habang tayo ay ikabubuhay, malugod natin ang bawat minuto, bawat segundo nito sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. San Diego de Alcalá na aming Panginoon, ipadalangin.